Hello, sino to? Kabado si Steph habang hinihintay ang tugon ng kung sino mang nasa kabilang linya. Nakailang miss call na iyon sa cellphone niya at ang ilang tawag ay kaninang umaga pa. Busy siya kay Nate simula kaninang umaga, kaya hindi niya nahawakan ang kanyang cellphone, lalo pat aggabi na silang dumating ng kanyang nobyo. Lumayo ka sa lalaking yan kung ayaw mong masaktan. Boses iyon mula sa kabilang linya, nasa tono ng boses na parang inuutusan siya. Manluloko ang lalaking yan, dagdag pa nito para kabahan siya. Hindi pamilyar sa kanya ang boses na nasa kabilang linya, kaya iniisip niya kung sino yun. Pwedeng sinisiraan nito si Nate sa kanya. Alam niyang ito ang tinutukoy ng kausap. Batid niyang hindi siya lulukohin ng lalaki matapos siyang ayaing magpakasal. Saan naman ito nakuha ang idea na lulukohin siya ni Nate? Sino ba kayo? Muli ay tanong niya. Hindi mo na kailangang malaman pa. Kilala ko si Nate Valdez. Lulukohin at sasaktan ka lang niya. Matigas na tono ng nasa kabilang linya. Pasensya na. Kung sino ka man, hindi ko alam ang sinasabi mo. Mahal ako ni Nate. Mabilis niyang pinatay ang linya. Kung paano nito nakuha ang number niya ay hindi niya alam. Dapat niyang iwasan ang mga taong gustong sumira sa kanila ni Nate. Mahal niya ang lalaki kaya hindi niya ito iiwan. Hinding-hindi siya basta maniniwala kung kanino man. Mabilis namang naikuyom ni Miguel ang kamao matapos putulin ni Steph ang tawag niya. Kailangang humanap siya ng ibang paraan para mapaghiwalay ang dalawa. Mukhang hindi siya magtatagumpay paghiwalayin ito sa pananakot. Kaya mag-iisip na siya ng panibagong plano. Matapos maibaba ni Steph ang cellphone, ay lumabas siya ng kwarto upang kumprontahin ang nobyo tungkol sa tawag na iyon, subalit nag-alangan siyang katukin ang lalaki. Baka nagpapahinga na ito kaya ipagpapabukas na lang niya. Muli siyang bumalik ng kwarto upang matulog. Nakipagtitigan pa siya sa kisame habang iniisip ang mga sinabi ng lalaking tumawag. Tuloy, napakailap ng antok sa kanya na muling umupo at tinungo ang pinto upang lumabas ng silid. Kaya tila nangangati ang mga paa na pinuntahan ang kwarto ni Nate sa kakinatok. Subalit nakailang katok na siya ay wala pa din sumasagot ni walang nagbukas ng pinto. Ni kaya tulog na ang nobyo? Steph! Napalingon siya nang marinig ang boses ni Dolor mula sa pinakaunang palapag ng bahay. Natanaw siguro siyang kumakatok sa kwarto ng lalaki. Wala si Sir Nate, kaalis lang. Di ba nagpaalam sa'yo? Tuluyan na siya nitong nilapitan. Napakunot noon naman siya. Kadarating lang nila galing sa pamamasyal ni halos di pa nga ito nakapagpapahinga. Hindi siya nagpaalam sa'kin. San daw pupunta? Usisa niya. Nako, hindi nagsasabi sa amin yun kung saan pupunta pero may kausap sa cellphone nang umalis. Importante siguro. Nakita kong nagmamadali eh. He's going somewhere to meet his mom. Boses iyon mula sa lalaking paakyat ng hagdan, si Kurt. Ang alam niya, lumipat na ito ng tirahan kaya napakunot noo siya nang makita ang lalaki. Sinabi kasi sa kanya ni Nate na huwag makipag-usap dito dahil nagsiselos ito. Kahit wala naman siyang nakikitang mali sa pag-uusap nila ni Kurt at wala namang dapat ipagselos si Nate, ay pinili niyang iwasan na lang ang lalaki, lalo na kung wala naman silang importanteng pag-uusapan. Ay, ganun po ba, sir? Umuwi na pala si ma'am. Sige, Steph, mauna na ako. Iwas ni Dolor na bumaba ulit ng hagdan. Mami ni Nate? Kinakabahan niyang tanong. Walang nabanggit sa kanya si Nate tungkol sa pamilya nito. Hindi niya alam na darating pala ang araw na haharap siya sa magulang ng nobyo. Paano kung hindi siya nito magustuhan para kay Nate? Nanggaling siya sa mahirap na pamilya, niwala siyang magulang. Kaya niya bang iwanan ang nobyo pag hindi siya nito tanggapin? Yep, after how many years at least they meet each other. Hindi kasi sila close dahil sa kasalanan ni tita sa dad niya. Sabi nito nang tuluyan na makalapit sa kanya. Naging palaisipan sa dalaga ang sinabi ni Kurt. Masyadong malihim si Nate sa kanya. Kasalanan? Nasa tono niya ang pagtatanong. Yes, his mom was having an affair with another man. At nasaksihan ni Kaz yun. Walang gatol nitong sabi sa kanya. Natuptup niya ang sariling dibdib sa sinabi nito. Kung meron mang inaayawan si Nate kay Kurt, iyon ay ang walang prenong bibig ng lalaki. Magpapahinga na ako, aniya dito bago tinalikuran ang lalaki. Wala siyang planong alamin ang buong kwento sa pamilya ng nobyo mula rito. Hihintayin na lang niyang si Nate ang mag-open up nito sa kanya.
Napasandal pa siya sa pintuan habang sinasariwa ang narinig mula kay Kurt. Alam niya na kung bakit ayaw banggitin ng nobyo sa kanya ang anumang relasyon nito sa ina dahil kinamumuhian ito ng lalaki. Nang makabawi ay humiga sa kama upang itulog na lang ang maraming mga bagay na pumapasok sa isip niya mula sa kung sinong tumawag sa kanya kanina hanggang sa mga narinig niya mula kay Kurt. Hindi yun maka-aapekto sa relasyon nilang dalawa, iyon ang sinisiguro niya. Pasado alas 12 na ng gabi nang maulinigan niya ang nagparada na sasakyan ni Nate. Nakaidlip din pala siya. Bumangon siya at lumabas ng kwarto upang salubungin ang lalaki. Saktong nasa sala na ito at pasuray-suray kaya nagmamadali na siyang bumaba ng hagdan dahil muntik-muntika na itong masubsob. Mabilis niya itong inalaylayan. "Sino ka?" tanong nito sa kanya sa lasing na boses na hindi na siya nakilala sa sobrang kalasingan ng lalaki. "Pwede ba Nate umayos ka? Ang bigat mo!" reklamo niya habang paakyat sila ng hagdan. "Ba't naman nagpakalasing ito masyado? Nasaan ba si Brian at hinayaan itong mag-drive mag-isa ang lalaki?" "Ikaw pala babe, namiss mo ko no." Ngisi nitong tinitigan pa siya sa halos nakapikit nitong mata. "Ewan ko sayo." Manganingani niya itong asipain kung hindi lang ito mahuhulog sa hagdan. Pero parang bigla siyang naawa nang muli itong magsalita. "Wala akong ina, alam mo ba yun?" Pabulong nito. "Para sa akin wala siyang kwenta. Ang kapal ng mukha niya. Akala ba niya matatanggap ko siya ng ganun kadali?" Galit nitong sabi na parang wala sa sarili. Hirap na hirap siyang buhatin ang lalaki kaya hindi na lamang pinansin ang mga sinasabi nito. Pero daman niya ang pait sa bawat kataga ni Nate. Nagpakalasing ito dahil sa sama ng loob sa sariling ina. Nang sa wakas ay maipasok niya ito sa sariling kwarto, daigpan niya ang may buhat na isang sakong bigas. Inis ang naramdaman niya habang pilit itong isinasampa sa kama. Paano kung may masamang mangyari dito dahil sa pagmamaneho ng lasing? Hindi talaga nag-iisip, nakakainis, bulong niya. Nang tuluyang maisampa sa kama, ay sinimulan niyang tanggalin ang sapatos at coat ng lalaki. Balak sana niya itong punasan ng basang towel para mahimasmasan, pero pinigilan siya nito sa kamay. "Dito ka lang, babe." Pabulong nito na kinabig siya dahilan para masubsob siya sa lalaki. "Okay ka lang ba, Nate?" Tanong niyang hinaplos ang mukha nito. Nakikita niya kasing malungkot ang lalaki. Hindi na lamang pinansin ang kakaibang naramdaman sa pagkakapatong niya rito. Mas kailangan siya ng nobyo ngayon. Alam niyang masama ang loob nito sa ina. Siguro kailangan nito ng kasama. Pilit nitong idinilat ang mga mata saka itinutok sa kanya. "Okay lang ako. Ang saya-saya ko nga eh," na sinabayan ng tawa. "Pwede mo akong lokohin pero di mo ako maluloko o di mo maluloko ang sarili mo. Ba't nagpakalasing ka ng ganyan? Paano kung may masamang mangyari sa'yo?" Galit niyang tanong sa lalaki. Ngumisi ito bago siya hinawakan sa magkabilang pisngi. "Ang sarap pakinggan na may nag-aalala sa akin. Ngayon lang ako naging ganito kasaya, Steph." Sabi nito bago siya siniil ng halik sa labi. Nagulat man siya sa ginawa nitong pag-angkin ng labi niya ay nagparaya siya. Gusto niyang maibsan ang lungkot na nararamdaman nito at baka sakali makatulong yun sa lalaki hanggang sa tuluyan na siya nga nadarang sa kakaiba nitong halik na tumugon siya. "I love you, babe," bulong ni Nate sa kabila ng pag-angkin nito sa labi niya. Lumalim palalo ang halik nito at naririnig niya na halos ang mahinang ungol na nagmumula sa bibig niya dahil sa kakaibang sensasyong nararamdaman. Para siyang nalulunod sa kailaliman ng karagatan kung saan siya pilit tinatangay ni Nate. "Oh, babe," narinig niyang mahinang bulong nito habang walang patid ang pag-angkin ng mga labi nito sa kanya. Mabilis siya nitong inilipat ng pwesto sa ilalim nito bago muling angkinin ang mga labi niya. Nagsimula na rin kumilos ang mga kamay ng lalaki na humahaplos sa balikat niya at marahang ibinababa ang strap ng pantulog niya. Tuluyan na siyang nakalimot ng damhin ang pala dito ang kabilang bahagi ng dibdib niya para kusang umarko ang katawan niya dahil sa di maipaliwanag na kakaibang sensasyon. Para nga may sariling isip ang mga kamay niya na yumakap na lang sa lalaki at tinugon ang bawat halik nito. Aaminin niyang nakahanda siyang ibigay lahat sa nobyo dahil mahal na mahal niya ito. Kaya wala siyang pagtutol kung sakali mang maganap sa gabing yun ang mga bagay na hindi pa dapat maganap. Sandaling nahinto ang lalaki sa ginagawa saka tinitigan siya. Halos nahubad na nito noon ang suot niyang pantulog kaya nag-iinit ang pisngi niya habang sinasalubong ang titig ng lalaki.
Ngayon lamang siya nakadama ng hiya sa nobyo. "Steph," bulong nito sa pangalan niya sa lasing na boses. Hinahabol ng lalaki ang bawat paghinga. Nag-iwas siya ng tingin dito, pero muli nitong pinagtagpo ang mga mata nila, saka siya nitong initian. "Ang bigat mo!" Di niya maiwasang magreklamo sa lalaki dahil nananatili itong nakadagan sa kanya. "Ituloy natin." Nakikiusap nitong sabi na kinintalan siya ng halik sa tungkoy ng ilong. Paano ba niya sasabihin na nakahanda na siyang ibigay kay Nate ang lahat? Excited na nga siya para sa first night sana nila, pero di ba malaking kalokohan yun? Tinanggihan niya si Nate na magpakasal sila, pero ngayon willing na siyang ibigay ang lahat dito. Anong kalokohan ba ang naisip niya? At dahil doon, itinulak niya ang lalaki para makawala sa ilalim nito. "Hindi pwede, magpakasal muna tayo." Biglang bawi niya na inayos ang suot na pantulog. "Really?" Tila nawala sa kalasingan ang lalaki nang muli siyang kabigi nito. "Magpapakasal ka sa akin? Tama bang narinig ko, babe? Please, ulitin mo." "Kasi naman ikaw, nagmamadali ka para sa isang bagay. Kaya yes, magpapakasal na ako sa'yo. Nate Valdez, I'm willing to be your wife." Panunumpa niya na itinaas ang isang palad. Naiiling na di ito makapaniwala ang lalaki. Mabilis siya nitong hinalikan na sa magkabilang pisngi bago siya binuhat. "Yes!" Gulat niya nang bigla itong tumayo sa ibabaw ng kama saka sumigaw, pero mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. "Di mo ba alam na ating gabi na?" saway niya. "So what? Ang saya-saya ko, Steph. Pinasaya mo ako ngayong gabi. Thank you so much." Sa muli ay pinugbog siya nito ng halik matapos ilapag sa kama. Ganito ba talaga maging masaya ang isang Nate Valdez? Kakaiba. "Matulog na tayo," aniya matapos pakawalan ito ng yakap. "Dito ka na matulog sa kwarto ko. Bukas na bukas aasikasuhin na natin ang kasal. Please." Nakikiusap nitong sabi sa kanya. Tiningnan niya muna ito. "Sige na nga." Kunwari napipilitan niyang tugo na bago yumakap sa nobyo. "Thank you, babe." Usal nitong niyakap din siya ng mas mahigpit. Kinabukasan, nagising siyang pinagmamasdan ito habang nakayakap pa sa kanya. Pinakiramdaman muna niya ang sarili. Safe siya. Walang ginawa si Nate sa kanya sa magdamag. May pagka-gentleman din pala ito. "May dumiba sa mukha ko?" Reklamo niya sa nobyo habang nakatingin ito ng matiim sa kanya. "Wala. Masaya lang ako, Steph." Naalala niya bigla ang napag-usapan nila kagabi. Di kaya nabigla lang siya. "May gusto lang akong malaman, Nate. Seryoso ka ba sa akin?" tanong ni Steph sa lalaki. Bigla kasing pumasok sa isip niya ang tumawag sa kanya kagabi at gusto niyang malaman yun bago siya tuluyang magpakasal sa lalaki. Ngayon pa lang sakali mang niloloko siya nito ay nasasaktan na siya. Ang sabi niya sa sarili, hindi siya magpapa-apekto sa sino mang maninira sa kanila, pero bakit apektado siya? Ano bang tanong yan? Napakunot ito ng noo sa sinabi niya. "May tumawag sa akin kagabi. Iwanan daw kita kasi manluloko ka. Sasaktan mo lang daw ako. Totoo ba, Nate?" Nasasaktan niyang tanong. Matagal siyang tiningnan ng lalaki dahil sa sinabi niya. "Okay, I'm sorry. Bago ka dumating sa buhay ko, maraming babaeng dumaan sa mga kamay ko. Inaamin ko yun. Lalaki ako at may pangangailangan. Pero seryoso ako sa'yo, promise. Mahal na mahal kita, Steph. Siguro tinatakot ka lang noon or naiingit sa atin." Napalunok siya matapos marinig mula mismo sa bibig nito ang katotohanan yun. Bakit parang masakit sa kanya ang mga sinabi nito? Si Nate ang unang lalaking dumating sa buhay niya, kaya hindi niya ganun kadaling matanggap na pang-ilan na siya. Ganun ito binaliwala ang mga babaeng dumaan sa buhay niya. Paano pa siya? Baka nga tama ang lalaking tumawag sa kanya kagabi. "Babe, ako lang ang paniniwalaan mo, ha? Kung sino man ang tumawag sa'yo kagabi, sinisira niya tayo. Kaya bumangon na tayo dahil gusto ko nang pakasalan ka. Special ang araw na to sa'kin, okay?" Lumayo ito sa kanya nang nakangiti sa kahinila na siya patayo. Wala na siyang nagawa na nagpatianod sa lalaki. Tama si Nate. Kung sino man yung tumawag sa kanya, sisirain lang silang dalawa, kaya dapat lang na hindi niya yun paniwalaan.